patuloy sa paghataw ang showbiz karir ng isa sa bidaman na si Mico Gallardo. Thankful siya na kahit na may pandemic ay patuloy pa rin ang pagdating sa kanya ng mga proyekto. Katatapos lang magbida ni Mico sa BL series na My Day na tinampukan ni Iñaki Torres, naging positibo ang pagtanggap ng marami sa naturang serye, kaya posibleng mapanood muli si Mico sa ganitong tema ng serye. Kabilang sa pelikulang dapat abangan sa Pisoy na aktor, ang Soul Sisters, na tinatampukan ni Julina Magdangal, Carla Estrada at Milay Contiveros, plus ang Archie Ataydi at Erich Gonzalez Parer, titled Di Tayo Bagay na mula sa Regal Entertainment. Ang tanong, okay lang ba kung malinya siya sa BL series? Ang sagot ni Mico Gallardo, okay lang naman po kung saan pa ako dalhin ni Lord, I'll accept po. Nabanggit din niyang hindi siya nagdadalawang isip nang sumabak sa BL series. Hindi po ako nagdadalawang isip dahil Blessing Spoon ay nabigyan ako ng trabaho during pandemic. Kaya hindi na ako nagdadalawang isip pa. Bago na uso ang BL series, kabilang daw sa pinagkakaabalahan ni Mico ay ang pangangalaga sa kanyang health at pagtutok sa business niya. Before BL, I was taking care of my health and planning how to expand my business. Kahapon, nasagot pa niya nang usisain namin kung ano ang itinutukoy niyang business. I have lots na pinapaupahan po sa Palawan. Need ko lang po to invest more into passive income to expand earnings po. Sa tingin niya, bakit nauso ang BL series? Ano kaya ang nag-start para maging in ito ngayon? Sagot niya, I think naging trending ang mga BL series because it is something new and the society is more open when it comes to people's sexual orientation. Dahil sa paglabas ni Mico sa BL series, paano niya ihahandle kung sakaling magkaroon siya ng incident proposal sa gays? Ang tugon ni Mico, I've honestly had incident proposals before doing BL, so I'll do the same. Say no and respect yourself. Let the Lord handle them. Explica pa ng gwapong aktor. Si Mico ay kumanage ng EBS-CBN at Manix Carrancho Artist and Talent Management, owned by Manix Carrancho and ng Prestige International. Sobra ang pasasalamat niya sa namumuno ng Manix Carrancho Artist and Talent Management na sina Manix Carrancho at Amanda Salas sa pangangalaga sa kanyang karir. Kaya anong masasabi niya? Comment down below.